Magandang araw sa inyo pong lahat. Ang Genesis chapter 21 ay patungkol po sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. So matagal na panahon mula nung tawagin siya ng Panginoon at dalhin sa Kanaan, sa lugar na hindi niya alam, ay nagkaroon ng kaganapan ito sa chapter 21. Yung promise ng Panginoon na bibigyan kita ng anak, bibigyan kita ng maraming anak at mga apo, padadamihin ko ang iyong lahi, sindami ng bituin sa langit, at gagawin kitang isang malaking bansa. So hindi mangyayari yon kasi walang anak si Abraham. But this time sa chapter 21, nagkaroon ng kaganapan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Tingnan natin yung verses 1 up to 8. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki. Bagamat matanda na noon si Abraham, Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaak. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino mang makarinig nito'y pihong matatawarin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata. Gayunman, nagkaanak pa rin kami kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Pag tinignan natin, sabi nung verse 1 and verse 2, tinupad ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham. So, nagkaroon ng kaganapan ito. So, anong nangyari? Naglihi, nagbuntis, at nanganak ng isang lalaki itong si Sarah. At pinangalanan itong Isaak. So, pag tinignan natin itong mga talatang ito ng chapter 21, meron tayong tatlong bagay na pwedeng matutunan. Una, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. God does what He promised. Ginagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos ang anumang kanyang ipinangako. Ang Diyos kasi natin sa langit, hindi yan sinungaling eh. Pag sinabi niya, gagawin niya yun. And He is able to do that kasi makapangyarihan siya. Tandaan po natin, walang sinabi ang Diyos na hindi niya ginawa, na hindi niya gagawin. Kasi ang Diyos natin sa langit, pag nangako, tutuparin niya yun. Gaya ng ginawa niya kay Abraham. Ang promise niya kay Abraham, bibigyan kita ng anak. Kasi childless sila, wala silang anak. Yun yung burden nila. Kaya nga gumawa pa nga sila ng paraan, di ba? Ipinasiping si Agar kay Abraham para magkaanak. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. So, ang plano ng Diyos, si Sarah at si Abraham, magkakaanak sila. At nangyari yun. Naganap yun. Dahil kung anong ipinangako ng Diyos, gagawin niya yun. And number two, God does what He promised in His time. Pag ang Diyos nangako, gagawin niya yun. Hindi sa araw o oras na gusto mo, kundi sa araw at oras na gusto niya. Kasi iba ang timetable natin sa timetable ng Diyos. Iba ang timing natin sa timing ng Diyos. Magkaibang magkaiba yan. Kaya ang Diyos natin sa langit, yung gagawin niya at ginawa niya, yun yung pinaka-best time. Hindi lumiliban ng Panginoon
hindi siya sumasala sa oras. Basta sinabi niya, gagawin niya yon, hindi sa oras na gusto natin, kundi sa oras na gusto niya. So he does his promises in his time. At pag ginawa niya yon in his time, alam naman natin, he makes all things beautiful in his time. And of course, pangatlo, God does what we cannot. Ginagawa ng Diyos ang hindi natin kayang gawin. Ganyan ang Panginoon natin sa langit. Yung kayang gawin natin, gawin natin. Yung hindi natin kayang gawin, ipagpasa Diyos natin. Yun ang ibig sabihin natin. Yung mga imposible sa atin, posible pa rin yan sa Diyos. Kaya nga mahalaga, nagtitiwala tayo sa Kanya. So do your part, God will do the rest. Just believe Him. O yan yung kailangan natin gawin. Gaya ni Abraham, naniwala siya at ginawa ng Panginoon ang ayon sa kanyang pangako sa kanya. Pamilyar ba kayo sa sakit na emphysema? Ito yung sakit na hirap kang huminga, kinukulang ng oxygen sa katawan kahit ang dami-daming oxygen sa paligid. Pero, kinukulang pa rin siya. Listen, air is everywhere. Pero yung may sakit na emphysema, kinukulang siya ng air. In the same way, God's blessing is everywhere. Pero bakit marami pa rin ang kinukulang? Marami pa rin ang kinakapos. Marami pa rin ang hindi nakakasumpong. Hindi na kasalanan ng Diyos yun kung kinakapos ka. Kasi ang blessing niya, sagana everywhere. Baka ikaw ang may problema. Kaya every time na tayo'y kinukulang at kinakapos, magandang nagsusuri tayo ng mga sarili natin. At itanong natin ang 7 katanungan ito sa sarili natin. Una, baka naman sinusubukan lang ako ni Lord kung hanggang saan ako magtitiwala sa Kanya. Kung ang faith ko ba sa Kanya ay for poorer and for richer, in sickness and in wealth, till death do us part. Sabi ni Job sa Job 13:15, though he slay me, yet will I hope in him. I will surely depend my ways to his face. Naubos ang kanyang ari-arian, nagdusa siya, naghirap. Pero ang sabi niya, kahit patayin pa niya ako, hindi ako aalis sa kanya. Magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Tandaan mo, baka sinusubukan ka lang ni Lord. Kaya nakakaranas ka ng kakapusan sa mga panahong ito. Kaya huwag kang bibitiw, kapit ka lang. Pangalawa, baka naman pinapalo ako ni Lord. Baka kasi may mga nadispalko akong pera, may niloko akong kapwa-tao, may dinaya ako sa trabaho, kaya naman dinidisiplina niya ako dahil hindi ako naging good manager. Kaya kailangan niya akong paluin para matuto ako sa buhay bago niya ulit ako pagkatiwalaan ng kanyang kayamanan. Pangatlo, kailangan ko ba talaga ng madami? Kailangan ko ba talaga ng sobra at higit? Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 6:8, kung may kinakain ka, may dinaramit ka, okay na yon, sapat na yon. Pero dahil gusto mo ng madami, kaya tuloy, akala mo kulang at kapos ka kasi naghahanap ka ng sobra-sobra kahit meron ka na. Pangapat, baka naman tamad ako. Tandaan mo, walang masipag na maghihirap. Walang masipag na magugutom. Pero kung may makita kayong anak na tamad pero busog, tiyak may magulang yun na konsentidor. Proverbs 20:13, do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Ang dami-daming blessing sa mundo, sipagan mo lang, magkakaroon ka. Panglima, baka naman maluho ako. Hindi ako marunong magtipid. Gastos ako ng gastos.
Kaya talagang kakapusin ako. Eh kung mayat maya nga naman ang delivery sa bahay mo, eh walang mangyayari sa kinikita mo. Ang mga Pinoy kasi, basta nagkapera ang iniisip agad, gumasta. Kaya ang pera madalas, dumadaan lang sa palad nila. Panganim, baka naman mabisyo ako. Masipag nga, pero ang dami namang bisyo, kakapusing ka talaga. Kasi mahal ang bisyo, mahal ang alak, mahal ang sigarilyo, mahal ang sugal. Proverbs 22:21, for drunkards and gluttons become poor. Yan daw mga matatakaw, yan daw mga manginginom, yung mga nagsusugal, yung mga maraming mga bisyo, nauuwi daw sa paghihirap ng buhay. At pangpito, baka naman binaviolate natin ang salita ng Diyos. Napakaraming katuruan ng Biblia na dapat nating sinusunod para sumagana ang buhay natin. Pero kung nilalabag natin ang mga ito, hindi tayo dadaluyan ng pagpapala ng may kapal. Tandaan mo, God's blessing are everywhere. Pero kung mali ang lugar mo, mali ang ginagawa mo, mali ang buhay mo, kakapusin at kakapusin ka talaga.